Ito pala yung ating DVD player mga idol, Reyna 3 Platinum. So ito naman ating Bluetooth speaker. So yung Bluetooth speaker natin idol ay hindi siya kalakihan, nasa 4 inches lang yung kanyang speaker, dalawa no. So meron naman tayong mabibili dyan yung mga mas malaki dito, nasa 6 inches or 8 or 10 inches na speaker na katulad ng design nito pero mas malaki. So yun idol ay mayroon siyang RC input. So ito idol kung napapansin nyo ay wala siyang RC input ano, tanging auxiliary lang yung kanyang input dito na 3.5 or BBPL. So yung ating DVD player idol ay mayroon itong RCA output, pwede natin makukonek sa may mga RC input. So ito idol dahil walang RC input ito, auxiliary lang. So ganito lang gagawin natin idol. So mayroon nagtanong kasi nito sa atin sa ating YouTube channel. So baguhan lang siya sa ating channel ano. So shoutout pala sa iyo idol. So ang kanyang katanungan kung pwede ba daw makonek yung Platinum Junior niya sa kanyang Bluetooth speaker. So niya gamitan ng push button. Ano tayo nabibili na portable push button na buo na siya ano, na parang nakabox lang siya. So kung ano ang ating player idol katulad nito, Platinum Reyna 3C. So ang inyong player idol ay Junior. So may nabibili naman yan na Junior, Platinum Junior yung bibilhin yung portable push button. So yun ang magiging remote control nitong ating DVD player. So pwede natin magagamit yan sa ating pang video. Okay. So halimbawa dito tayo mag mic input sa ating DVD player, pwede naman dito sa ating Bluetooth speaker. So kung pambahay lang din naman idol, pwede yung ganitong setup. So ito idol ano, ipapakita natin dito kung paano natin ito connect itong ating Bluetooth speaker na walang RC input. So ito idol, gagamitan natin ito ng connector na 3.5 to dual RCA. So ito yung pinakalikod ng ating DVD player mga idol ano, yan RCA output ang mayroon tayo dito. Itong pinaka video nya yung papunta sa ating monitor, ito naman yung audio output, left and right channel, itong pula at saka puti. So ito lang idol ang gagamitin natin dito idol kung sakaling ang ating Bluetooth speaker na ginagamit ay walang katulad nito itong RCA input o RCA jack ano. So ito lang gagamitin natin idol, 3.5 ito yung ginagamit natin madalas sa ating V8. So 3.5 ang dulo nito ay dual RCA. So itong dual RCA idol, i-output natin ito sa ating DVD player. So kahit magabaliktad man to, itong pulat sa kaputi, okay lang po yan dahil audio lang naman itong ating kukunin dito. Ayan. Idol, kahit isa lang dito nakakonect natin, so kaya limbawa kulay pula lang nakalagay dito, tutunog pa rin yan. Walang magbabago, ganun pa rin ang tunog nito pag nilagay na natin sa auxiliary ng ating Bluetooth speaker. So ilagay na lang natin yung dalawa para mas okay. Ayan. So yan lang ang magagamit nating output dito sa ating DVD player. So dahil walang RCA input yung ating Bluetooth speaker mga idol, tanging auxiliary lang ito. Itong pinakamaliit na to. Dito natin to i-input itong 3.5 BBPL na nanggagaling dito sa ating player. So ito idol ano, kung walang RCA input at mayroong auxiliary input 3.5, itong gagamitin natin sa ating Bluetooth speaker. Pero kung mayroong RCA input itong ating Bluetooth speaker, so RCA to RCA ang gagamitin natin. So ito lang idol, kaya gumagamit tayo ng 3.5 dahil sa available input ng ating paglalagyan. So ito kasing magiging amplifier natin sa ating DVD player. So pwede tayo mag mic input dito, pwede naman dito sa ating DVD player. So input natin ito idol sa ating auxiliary input ng ating Bluetooth speaker. So naka-input na tayo idol, so i-power on natin itong ating Bluetooth speaker. Ayan, so ilagay lang natin itong mode niya sa auxiliary para papasok yung signal natin. Ayan, so naka-auxiliary mode na yung ating Bluetooth speaker. So ibig sabihin, papasok na yung signal nito, yung nagagaling dito sa ating DVD player. So ayan na idol ano, tumutunog yung ating DVD player dito sa ating Bluetooth speaker. Ito lang idol, ginamit natin na 3.5 ano, na output, pag auxiliary output yung ating available ng ating Bluetooth speaker. O pwede tayo mag mic input dito sa ating DVD player. Dito tayo nag mic input sa ating DVD player. So yan ang ating Bluetooth speaker na ginagamit yung sa taas.
So, 3.5 to 2 RCA lang ginamit natin dito. Walang RCA input yung ating Bluetooth speaker. Pwedeng-pwede yung ganitong setup, DVD player, Bluetooth speaker, at saka dito tayo mag-mic input sa player. So, yun lang gagawin natin. Magagamit na natin ito sa ating pambahay. Kung wala kayong malaking amplifier at saka speaker.